I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Mga kababayan, mayroon tayong malungkot na balita sa mga sa nangyari sa araw na ito diyan po sa Marawi, no? Diyan po sa loob mismo ng gymnasium ba yan? Sa gymnasium nagkaroon ng masa loob, mga kababayan, ha. Biglang pinasabog ng mga hindi kilalang tao. So, sa nabasa ko, tatlo ang namatay pero nadagdagan pa. So nakakalungkot, no, ang mga ganitong pangyayari sapagkat himbis ang atupagin natin yung pamilya natin kung paano tayo maghanap ng buhay, pero yung mga ibang tao talaga, no, talagang halang ang bituka, walang patawad sa paggawa ng karahasan. Alam niyo, parang similar sa akin diyan sa Israel, so October 7, 'di ba, habang nagsasaya ang mga tao, yung mga individual peoples, no, na hindi nila akalain na may mangyayaring hindi maganda, aba biglang pumasok yung mga rebuilding terorista na Hamas, mga kababayan. Ah, pinasabog nila at saka dinukot, tapos pinagpapatay nila yung mga inosente na parang aso lang kinitilo. So parang ganun ang nangyari diyan po sa Marawi, sa loob ng MSU Gymnasium, no? Habang nagmamas, tapos biglang may pumasok, nagpasabog, ayun, siyempre may namatay. So nakakalungkot yung ganito. Alam nyo, dekada natin ganitong klaseng pangyayari dyan sa Marawi, no? Walang katigil-tigil ang kaguluhan dyan. Siyempre, alam din natin yung nangyari dyan sa Marawi, no? Marawi Seeds, no? Grabe ang tindi. Dami talagang napiktadong buhay. Sus, mga, my goodness, mga kababayan. So, madiin na kinundin na po ng ating mahal na Pangulo. Sana po, no? Wag namang ganun. Magtrabaho na lang para lang sa pamilya. Wag namang puro gulo-gulo, So, anyway, guys, para sa akin, nakakalungkot ang araw na ito. December 3, mga bes, ha? At pakinggan po natin yung statement po, statement po ng Pangulo. At siyempre, si VP Sara at saka si Secretary Galvez, mga kababayan, nakakalungkot. So, ito, basahin po natin, okay? Ang sinabi niya po, oh, I condemn the strongest possible terms to senseless and most heinous act perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University. Naku, may foreign terrorist talaga. Oy, MSU and Marawi communities early this Sunday morning, which is today yan, mga kababayan, extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemy to our sovereignty. Sabi niya, I extended my most heartfelt condolences to the victim, their loved ones, and the communities that have been the target of this latest assault on peace. We are in close coordination with the regional government, the Bangsamoro Autonomous Region, and Muslim Mindanao, which is BARN, and the concerned local government units. I thank them for their swift and immediate response to the incident, for the ready support to the victims. I have instructed the Philippine National Police, which is a PNP, and the Armed Forces of the Philippines to ensure the protection of safety of the civilians and the security of affected and vulnerable communities. Additional security personnel are also being deployed. As a report come in throughout the day, I enjoin all of us to remain calm, circumspect, and conscientious in our collective efforts to ensure that the horrific events of this morning are not further compounded by an inaccurate, unvetted, and official information. Rest assured, we will bring the perpetrators of this ruthless act to justice. Let us all keep the victims, their family, and our communities in our prayers. So yun guys, nakakalungkot ang nangyayari ngayon. Ewan ko ba, hindi nawawala ang patayan sa buong mundo. Kahit saan bansa, mayroon laging may patayan. Ay, ewan ko nalang, no? So, i-prep po natin ang ating bansang Pilipinas na sana po hindi na maulit itong mga nangyayaring ganito. Sana sa mga
mga terorista na naman yan. Sa mga terorista, tumigil naman kayo, kaloka o himbis, maghanap buhay lang ang alam natin para sa pamilya natin. Ganyan, puro kaguluhan na lang dyan lang sa Marawi. Dekada na po yan. So yan guys, ang statement po ng ating mahal na Pangulo. And of course guys, ang Vice Presidente ay may statement din si BP Sara. At syempre guys, ang statement ni Secretary Carlito Galvez dyan po sa nangyari. Ayan o, oh, nakikita niya. This horrendous attack which happened during a mass and the celebration of the Mindanao Week of Peace show the ruthless method that these lawless elements will utilize to show fear, anger, and animosity among our people. We will not allow this to happen. Such a barbaric act has no room in a human, civilized, peaceful society. Rest assured that the Marcos administration will not leave in any stone unturned to ensure that the perpetrators are brought to the bar of justice. Ayan po ang sinabi po niya Secretary Galvez. So ito mga kababayan, no, nakikita niyo ito, oh, sabi ng Rimati, tatlo daw ang patay. Pero sabi po doon sa aking nabasa, nadagdagan daw po ang namatay. Pito ang sugatan sa pambubumba sa Mindanao State University Gym sa Marawi. Ayan, oh, oh, yan po ang yan yung lugar mga kababayan. Nakita niyo, oh, kawawa sila habang nagmamas. Di kayo naloka? Ay grabe, ang tindi. Oh, nandoon pa yung nakabulagta yung isang mama. Oh, ayun oh. Nakita nyo yan? Hmm. Sabi oh, Manila, Philippines, tatlo katao ang nasawi habang pito ang sugatan matapos ang pagsabog sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University, Marawi City nitong linggo ng umaga, December 3 nga. Ang pagsabog ay naganap 7:30 ng umaga habang ginanap ang isang misa gym na dinaluhan ng mga estudyante at guro. Inilagay sa code blue ang emergency room ng regional hospital sa Marawi City dahil dito. Nagpatuloy ang investigasyon sa insidente. Kinundina naman ni Lano del Norte del Sur, Gobernador Mamintal Bambit Alunto Jong Ajong Jr. ang insidente at nangako ng justisya sa biktima. Kawawa naman sila. I condemn the violent bombing incident that transpired this morning at the Dimapuro Gymnasium at Mindanao State University during the Sunday Mass congregation sa adpahayag ng gobernador. Here, ayan, in my province, we uphold basic human rights and that includes the right to religion's terroristic attack on educational institutions. Uh-huh. Must also be condemned because these are places that promote the culture of peace and mold our youth to be the future shapers of the country. Tama nga naman. Oh, wala. Grabe. Imbis maghanap buhay, yan na lang ang inatupag ng mga terorista na ito. Nakakainis. I urge the security sector to get the bottom of his immediately anya to the families of these whose lives were lost in this senseless act of violence and terrorism, please accept our deepest condolence and sympathies. We will make sure justice will be served pagtatapos ng gobernador. So yun mga kababayan, condolence po doon sa mga pamilyang namatayan. So yan mga baysa, at panoorin po natin ang statement ni BP Sara mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye. Mahal kong mga kababayan, assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang katayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016,
Ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Shukran.